ay pasensya na po ha sa mga nakaraang mga araw, halos 2 weeks or 3 weeks hindi po tayo nakapag video. Mababahala, matatakot kasi parami. Ganun lang. Hello po. Hello mga tol, mga bay. Hello guys. Kamusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Ay pasensya na po ha sa nakaraang mga araw, halos 2 weeks or 3 weeks hindi po tayo nakapag video. Hindi po ako nakagawa ng mga video kasi medyo nagkaroon po tayo ng kunting problema. Medyo lagnat po ako. Pero hindi po incub ha. Lagnat lang po ako, napasma lang kasi medyo nalipasan ako ng hindi ako nakakain. Tapos inuna ko yung inom ng tubig na malamig kaya medyo napasma. Pero kalawa ng Diyos, 3 days ay maging naka-recover naman. So, nag-inom tayo ng gamot. Tapos inom tayo ng mga herbal. Awa ng Diyos, naging okay na. So, ngayon, salamat ulit pala sa mga bagong subscriber ko. Maraming salamat sa inyo po. Thank you sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, please, parang awa nyo na po. Subscribe naman po sa aking YouTube channel, GR Galvez Vlog. Sana po i-subscribe nyo po ako. Maraming pong salamat. Parang awa nyo na po, i-subscribe nyo po ako. Thank you po. Mabubay po tayong lahat. Ngayon po, gagawa po ako ng video. Kasi medyo matagal-tagal po akong hindi nakagawa talaga ng video, hindi po tayo nag-uusap. Puro lang ako edit, puro lang ganun. Pero thanks God ngayon ay medyo okay na. Ito po nakikita nyo, medyo may mask ako. Pero hindi po ito dahil sa incub dito sa Saudi ha. Ito po nakamask lang ako kasi lumabas yung amo ko, pumunta ng isang mall. Kumain nata sila ng mga pamilya nila, magkamag-anak. Sunstorm, medyo may turab. Yung turab alikabok. May sunstorm. So, naggamit ako ng mask kasi alikabok. Baka pasok sa ilong eh. Pero hindi po sa hindi po sa alerto ng incub. Although, suspension ang klase dito. Pero wala namang problema. Hindi naman ganun talaga sa ibang bansa. Wala. Normal. Normal ang buhay dito. Talagang kasi normal. Meron mga mabalibalita. Hindi naman yan. Di tulad sa Manila ngayon, parang medyo masyadong kinabahan ako. Kinakabahan din ako sa mga mahal ko sa buhay, mga kilala, kaibigan, mga natin dyan, no? mga katol, mga kabay natin dyan. Kasi medyo parami na yung mga kaso dyan ngayon sa Maynila, lalo na sa MCR. No? So kahapon lang, kailan lang, naging 20, tapos naging 33, tapos naging 49 na ang cases ng incub, ng affected daw. So medyo nagkakabahala na, no? Ngayon, meron na namang mga lugar na medyo nag-lockdown. Bakit po ganun? Hindi ko pa naintindihan eh. Kung bakit po ganun. Kasi, alam nyo po ito ha, meron pa akong isang, nakita ko rin din sa YouTube, si Doc Willie Ong. Iwan ko kung kikilala nyo. Basta ako kilala ko si Doc Willie Ong. Followers po ako ni Doc Willie Ong. Meron po siyang vlog, meron po siyang YouTube vlog na doon di-discuss niya, na-advise niya kung anong magaganda, ano ba ang ano sa incub, ano ba ang ano sa virus. Kasi nakita ko doon sa ano niya, parang accurate naman, o parang totoo naman, o totoo, o hindi, o ano. Kasi ang sabi niya, ang incub dati pa yan eh. O dati pa yung incub na yan. Kasi pag nagkaroon ka ng lagnat, sipon, ubo, incub na pala yan eh. Kaso lang, last year lang yan nabigyan ng pangalan kasi nga maraming nang affected sa China. Marami ng although yung incub na daw yan, hindi naman as in lala or grabe. Mas lala lang yan o nakakapahamak lang yan, nakabigay lang bahala sa mga matatanda. Tulad ng nagbigay sa doon sa kanyang YouTube na pagka nag-edad ka daw ng 40 pababa, so medyo medyo hindi naman delikado. Pero pag 40 above, 50 or 60, medyo may posibilidad na medyo maaring mahawaan ka o ma-infect ka o kaya maging cases ka. O kaya pagka umidad ka na ng 60 o 70 pababa na yon hanggang 90 or 80 ganyan, medyo delikado sa mga matatanda. Kasi simple, mga matatanda, mahina na yung mga immune system, mahina na yung kapangangatawan, so dyan nakakakaroon ng problema. Kaya kung napapansin yung mga tol, mga bay, halos namamatay sa China ay matatanda, 'di ba? So sa mga bata parang wala naman kasi yung mga bata medyo malakas. Yan ang kaibahan ng incub.
Kaya dapat ang advice na lang sa ating mga pamahalaan, huwag masyadong yung parang binibigyan niyo yung tao ng ano, ng dito panic. Nagpapanik ng mga tao, dapat kung ibalita niyo diyan na kaysa ganito marami nang naiimpik, siyempre marami ang mababahala, maraming matatakot. Dapat tama yung sinabi ni Doc Willie Ong na i-advise na lang, gawing normal ang buhay. Maiiwasan naman, nagagamot naman eh. Pagdating sa kung galing ka trabaho, for example, galing ka labas, pauwi ka ng bahay mo, pagdating mo sa bahay mo, maghugas ka ng kamay, mag-ilamos, magbihis, maghugas, yan. Tapos, kumain ka ng sapat, minum ng mga vitamins, ganyan lang, di ba? Palakasin mo yung katawan mo, palakasin mo yung immune system mo, walang problema. Kasi ganun naman ang incub, kailangan labanan, kailangan naging malakas ka. Eh, kaso ngayon, eh parang ang labas eh nababahala ang lahat. Kita mo yung sa Maynila, nagpapanic buying. Mga alcohol. Yung mga alcohol eh pinapakyaw, inuubos ng bilin. Ano gagawin mo sa alcohol? 'Di ba? Kung hindi naman malakas yung system mo, mahina naman yung ano mo. Anong gagawin mo diyan sa alcohol? Iinumin? Anong gagawin mo sa mask kung hindi ka naman malakas eh, kung may sakit ka nga talaga? Pinapabayaan mo rin sa limo dapat. Ang gawin dyan, advice yung mga tao, mag-relax. Normal ang buhay. Alagaan ang buhay. Alagaan ang hindi magkasakit. Kasi once na magkasakit ka, tulad dito, may ubo ka, may sipon, eh talagang incub na yan. Ibig sabihin, incub na yan. Infected ka na. Kasi may sakit ka. Kaya dapat nga, iwasan magkasakit na lagnat, ubo, sipon, o anuman. Ganun dapat. Hindi yung parang nagpapanik buying, nagpapanik ang lahat. Kasi alam nyo, ganito po yan eh. Ganito po yan eh. Kung meron isang matanda, nakakita ng news, nakakita ng ganito na nababahala siya sa ganito na maparami na ng parami and ganyan, eh siyempre yan magkakaroon ng ano yan eh, stress, magkakaroon ng pag-aalala sa pamilya niya, sa buhay niya. Eh paano kung atakin sa puso at namatay? Hindi sabihin incub, namatay dahil sa incub, pero hindi pala, namatay dahil sa stress, dahil sa pag-aalala, dahil sa natakot. Eh siyempre mahina na yung mga ano na matatanda, mahina na yung mga puso niya, na atakin sa puso yan. Dapat wag ganun. Dapat normal ang buhay. Kung may trabaho ka, pumunta ka ng trabaho, paglabas mo, magtakip ka ng ilong o anuman. Pagdating sa trabaho, kung may tubig, maghugas, maghilamos. Pag uwi, ganun din. O, kasi yung iba, tingnan nyo, nila-lockdown, wala ng trabaho. Paano yung iba kung wala ng trabaho, wala ng makain, wala ng sweldo? Buti na lang kung may mga pera yan, mga yan. Hindi tulad ng mga mayayaman, kahit hindi sila lumabas, kahit hindi sila magpa-deliver ng pag-deliver ng pagkain, maraming pera. Paano yung mga maliliit na mga tao na walang inasahan kundi trabaho nila? Eh paano yan? Kasi nagsasarado yung mga trabaho nila, nagsasarado yung mga restaurant, mga ano. Anong kakainin ng mga yan? Kaya bang pakainin lahat ng gobyerno yan? Di ba? Dapat i-advise na tuloy lang ang buhay. Tuloy ang buhay. Kung magtrabaho ka, sige, trabaho ka. Kasi pag may trabaho ka, may sweldo ka, makakabili ka kung anong gusto mo, anong gamot, anong mga vitamins, ano ang mga pagkain na pwede pang laban sa katawan, pang patibay ng katawan. Ganun dapat, tuloy lang ang buhay. Hindi yung parang tinatakot yung mga tao na ngayon marami ganito. Talagang dadami ng dadami yan, kasi ganito po yan eh. Ganito po yan ang ano ng DOH eh. Si PH21, si PH22, si PH23 ganyan daw. Kung nahawa yan, hahanapin naman yung kanilang nakasalamuha, ang kanilang nakakausap, tapos yung nakakausap ni PH21, PH22, PH23, hahanapin na naman yung nakakausap din nila nun. So parami ng parami ng parami ng parami. So dadami talaga yan. So mga mababahala talaga ang tao. Mababahala, matatakot. Kasi parami ng parami ng parami ng parami. Ganun lang. So anong mangyayari dyan? Lahat lockdown, lahat lockdown. Walang trabaho. Pag walang trabaho, walang sweldo, ano kakainin ng mga tao? Eh siyempre magugutom yan, magkakasakit kasi wala nang kinakain. Eh anong kasunod niyan? Tigok. Tapos sabihin incub. O ganun. Kawawa naman kasi parang dito, wala naman dito, normal, normal ang buhay. Basta tuloy lang trabaho, tuloy lang ganyan, mag-ingat. Kailangan lang mag-control sa iyong sarili. Maggamit ng mask o kailangan maghugas ng kamay lagi. O, maghugas ng kamay, maligo. O, kumain ng sapat, matulog ng sapat. Huwag magpa-stress. O, huwag kang ma-stress. Ganun lang, para hindi ka magkasakit. So ngayon, kung iisipin ng matatanda yan, iisipin ng mga tao yan dyan sa Pilipinas na ito na, may ano na, marami ng kaso, marami ng ano, mai-stress yan sila.
pag na-stress yan, mamabahala. Atakihin sa puso mga yan, sa sobrang takot. Diba? Wala na silang iisipin. Wala na silang anuhin kung ganun lang iisipin nila lagi. Ay, marami na ganito, ganyan. Tapos, panic buying. Uubusin lahat ng mga bili ng mga ano. Buti, may mga pera yung iba kasi mabibili nila lahat. E, paano naman yung kawawa, yung maliliit dyan? Diba? Ganun. Dapat, ano, dapat mag-advise, lalo na yung sa gobyerno, hindi naman sa na ano ko yung DOH. Sana po, wag masyadong, ano, mag-advise tayo sa mga tao na huwag mag-panic, ganito, gawin lang ang tama, maglinis ng katawan, maghugas ng kamay, o ano man ang dapat i-advise. Hindi yung lagi na lang ibabalita natin, parami na ang hahawa. Siyempre, mararami din ang matatakot. Kahit na yung hindi na hahawaan, natatakot, nagkakasakit, pagpunta sa ospital, o incub, positive. Kasi, ito, mayroon pa ako nakita sa Facebook, ha, isang babae na sa Switzerland. Hindi naman siya lumalabas. Ang trabaho niya, diet, sa loob na ng bahay, lumalabas lang siya pa nagpapagala ng aso dyan sa labas ng bahay nila. Tapos yung mga amo niya lang doon gumagala. Ayun ko kung nakita nyo na yan. Pero nung lagnat siya, makit yung ulo niya, sinipon siya, dinala sa hospital, positive daw siya sa incub. O paano siya nahawaan? Sino nakakahawa sa kanya? Hindi naman siya lumalabas, hindi gumagala. DH lang po. O, diba? So, sabi kasi ni Doc Iliong, yung incub, dati pa yan, na pag ikaw pala'y nilagnat, ewan ko kung totoo yan, ha? Basta nakita ko lang sa YouTube din niya. Ako eh, kumukuha lang din ng mga ano sa YouTube na papanood ko. Kung ano yung napapanood natin, hindi naman sinabi na tama o mali. Basta kung ano yung napapanood natin. Kasi sa YouTube, minsan, dyan tayo nakakakuha ng idea. Dyan tayo nakakapanood ng mga ano eh. Kung ano dapat gawin, mga solusyon, mga ganyan. Ang sabi ni Doc Willyong, yung incub, dati pa naman yan eh. Pag nagkalagnat ka, nagkasipon ka, kumbaga sakit na pala yan, ang tawag yan ay incub na ang tawag yan. Pero dati pa yan, nung unang-una pa, hindi pa nabibigyan ng pangalan. Normal lang yan. Normal lang. Pero ngayon, dahil last year, nagkaroon ng problema sa China, ang pangalan ng virus na yan ay incub. Incub 19. So kung ganyan na, at may lunas naman, sabi naman ng DOH, may lunas talaga yan, basta mag-ingat lang, mag-quarantine ka lang. So, ganun na lang ang gawin. Mag-quarantine, i-advise kung anong dapat gawin. Oh, gawing normal ang buhay. I-open, huwag nang i-lockdown. Bakit i-lockdown? Normal lang yan na ang iba ila-lockdown. Pero yung may trabaho ka, tapos wala na ka ng trabaho kinabukasan kasi nagsarado, ganyan. Paano yung pamilya mo, gutom, di ba? Magugutom naman yung pamilya mo. So, pag nagutom, magkakasakit. Pag natigok, problema na naman. Sabihin, incub. Namatay dahil sa incub. So, sana tol, mga bay, mga guys, sana po ay, ganun pa rin, basta mag-ingat. Mag-ingat tayo, laging magdasal, magtiwala sa Diyos, kasi siya naman nakakaalam ng lahat kung ano man. Po, siyempre, maniniwala tayo o makikinig tayo sa gobyerno kung ano ang dapat. Pero sana, maging accurate, kasi kawawa po dito, wala ang ano, maliliit na tao. Mahihirap ang kawawa. Mahirap po talaga magiging kawawa dito. Kaya sana, matulungan, mabigyan ng sapat na atensyon, matulungan talaga kung ano man talaga, at magamot na yan, at sana matapos na talaga yan eh. Sana matapos na yan, mawala na yung worried natin dyan sa incub na yan, mawala na yan, mapix na yan, para safe na tayong lahat. Diba? Safe na tayo. Basta dasal lang. Sabi na nga ni Mayor Isko eh, Pilipinas, God first, no? Dasal lang, na sana maging okay na yan, wala nang problema. Kasi ako din, alam niyo, ako din dito sa Saudi, dito ako sa trabaho, kuminsan nag-aalala din ako sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas, kung ano na ba. Siyempre malayo tayo sa isa't isa. So ako rin, nababahala din ako sa kalusugan ko dito. Tapos siyempre sa pamilya ko rin, natatakot din ako, lalo na yung mga anak ko. So sino ba naman ang hindi matatakot, diba? Kaya sana, maayos, matapos na yan, magtulungan, magbigay ng advice ng tama, na hindi matakot yung mga tao, hindi magpanik. Kasi parang sa Manila ngayon, sobrang ano na, panik na, parang medyo ano na masyado, no? Kinakabahan na yung iba. Kaya wag naman sana masyadong ganun. Ano lang yung tama, bigyan ng advice, bigyan ng anong tamang solusyon. So, mga tol, mga bay, sana po ay
makatulong po tayo sa isa't isa, sa kapwa natin, no, na hindi tayo mapahamak. Ako naman po ay nagbibigay lang ng opinion, sa akin to ay ako parang nabahala lang din, so wala naman akong dapat ano hindi to, basta nga sa akin lang ay maging safe po tayong lahat, maging okay po ang lahat, no, sana basta dasal, niyawa ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos, so ganun na lang, no. So salamat mga tol, mga bay, guys, sana po subscribe niyo po ako, JR Galvez Vlog, please i-subscribe niyo po ako, at tayo ay marami pang marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong ano, kasi dapat importante lang naman mag-usap-usap, ang tatay lang naman ay magkakakilala tayo. So mga tol, mga guys, hanggang dito na lang, mag-ingat po tayo, magdasal, lalo-lalo na po sa mga OFW, kahit saan man tayo sulok ng mundo, lagi tayong magdasal at mag-ingat. So mabuhay po ang mga OFW, God bless po, mabuhay.